long as you are alive, you will face battles. Bilang mga anak ng Panginoon, hindi ka niya pipigilan ang laban, kundi bibigyan ka niya ng sandata para sa iyong panlaban. Primary concern natin kapag pinag-uusapan ang weapon in our life is the Word of God. Yes, tama po. Pero may kadugtong po yan. Another weapon niyo po is praying. Marunong mag-pray. Pero sad reality po only if you have a prayer life. God wants us to have a spontaneous prayer. Ano yung spontaneous? Yan po yung sinasabi ng Bible, pray without ceasing. Pero po, meron pang isa, which is the scheduled prayer. Yung scheduled, pray with intention. Ang spontaneous prayer po, it develops longevity. Ibig sabihin, yung pagtagal po ng Christian life natin, nagde-develop po ito ng awareness sa'yo. Kaya ka po nagpe-pray without ceasing. Kasi alam mo, every now and then, andyan ang Panginoon. Ang scheduled prayer naman, ang binibigay niya po ay depth, lalim. There is no growth without intention. When you pray, your secret place becomes heaven's extension. Ang gusto ng Panginoon, enjoy mo presence niya. Because true prayer, mga kapatid, prayer is beholding the presence of God. The true goal of prayer is not to get answers. Ang goal ng prayer, maging extension ka ng langit. Gusto ng Panginoon, kapag lumabas ka sa secret place mo, daladala mo yung langit. Daladala mo yung kapayapaan ng langit. Daladala mo ang kasayahan ng langit. Daladala mo ang pakikialam ng langit. Akala mo ang prayer umaagaw sa oras mo? Hindi. Ang prayerlessness mo ang umaagaw sa oras mo. Mas magiging productive ka, mas magiging effective ka when you became a man of prayer.